isinailalim na po sa state of calamity ang bayan ng Lorente sa Eastern Samar dahil sa pinsalang dala ng malakas na pag-ulan. Na-recover na rin po ang 11 mag-ama na biktima ng landslide sa Oroquieta City sa Misamis Occidental. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Rise and shine, Kenneth. Halos hindi na makita ang gas station na ito sa Oroquieta City sa Misamis Occidental na nalubog sa baha dahil sa walang patid na pag-ulan noong bago at noong araw ng Pasko. Ang Layawan River naman halos umapaw hanggang sa tulay. Hindi rin nakaligtas sa baha ang police station ng syudad. Nasa 3 ang naitalang nasawi sa Oroquieta City dahil sa baha. Kabilang dito ang mag-amang Mario Sabiog na 70 taong gulang at anak na si Elenita Calamian na biktima ng landslide sa Purok 3, Barangay Mialen. Dahil sa tindi ng pagbaha, kinailangang magbangka ang rescuers para maabot ang mga biktima. Kinailangan din ng lubid sa rescue operations dahil sa tindi ng pagragasa at taas ng baha. Samantala, idiniklara na ang state of calamity sa bayan ng Lorente sa Eastern Samar. Agad nagpatawag ng sesyon ng Sanggunyang Bayan matapos malubog sa baha ang karamihan sa mga barangay. Bukod sa kabahayan, nawasak rin sa baha ang maraming pananim. Mabilis namang na-deploy ng Philippine Red Cross ang kanilang 5-man water search and rescue team. Bit-bit ang kanilang kagamitan sa Ginoog City, Misamis Oriental noong araw ng Pasko. Umabot sa 176 na individual ang nasa gip ng PRC, kabilang ang mga bata at sanggol sa flash flood sa ilang barangay sa Ginoog City. Nagbigay rin ng hot meals ang PRC sa mga residente na pansamantalang nanunuluyan sa Arturo Lugod Gymnasium. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.